Doc Willito, Doc Lisa. Meron akong mahalagang tips na ibibigay sa inyo. Yung tungkol po sa pagtanggal, pag-alis ng bara, yung mga nagbabara yung ugat natin sa puso, ugat sa utak, lagi ang tinatanong sa akin, paano ba Doc tatanggalin yung mga bara-bara natin para hindi atakihin sa puso, para hindi ma-stroke? Unang-una, meron tayong mga kakilala na may barado na, yung mga sumasakit ang dibdib, o nagkaroon na ng stroke, o minsan nangingimay na yung kamay, posibleng may bara na yan. Pero kung ang trabaho nyo, very stressful, let's say, baka abogado, o politiko, o talagang stressful yung job, posible din na meron na nagbabara na hindi natin alam. So anong gagawin natin para sa may bara, at yung wala pang bara, pero gusto natin makaiwas na rin sa mga pagbabara? Ang unang tip, talagang number one na kailangan nyo sundin para maalis yung bara ay titigil po yung sigarilyo. Yun talaga. Pag naninigarilyo, kahit 2 to 3 sticks, masama na rin. Kung kalahating kaha, isang kaha, siguradong masama. Yan ang number one na nagbabara yung sigarilyo, sinisira niya ugat. Pag sinira niya ugat, kakapal yun. So sigarilyo number one. Pangalawa, kung meron kayong diabetes, may high blood, kailangan gagamutin. Ang diabetes, pag hinayaan nyo mataas yung blood sugar nyo, hindi po maganda. Nakakasira din to sa ugat, yung diabetes. Yung mga may diabetes, kadalasan mas mataas ang chance nila mabarahan sa puso, heart attack, sa utak. Kasi yung sugar, pag mataas, hindi po maganda. Baga sa kotse, in-explain ko, parang nag-overheat eh. Pag high blood, ganun din. Kung mataas yung blood pressure nyo, isabihin malakas yung tapon ng dugo sa ugat, mabilis din masira yung ugat. Pag nagasgas yung ugat, parang nasusugat siya, magbubuo yung dugo, magbabara din. So diabetes and high blood, kailangan makontrol sa pagkain or sa pag-inom ng gamot. Pangatlo, kumakabawas kayo sa stress, di ba? Stress talaga, puyat, stress, naka-contribute po yan sa bara na sa atin. Kaya kung try nyo bawasan. Minsan, yung iba nga dyan, may high blood, may diabetes, kasi mahirap yung trabaho nila eh. Pero pag naglipat sila ng trabaho, nagpahinga sila sa trabaho, nagbakasyon, kita nyo, normal yung blood pressure, walang nararamdaman, bigla nawawala yung sakit. So yan, pangatlo. Pang-apat, pwede po mag-exercise. Yung mga wala pang bara, mga kabataan pa, mas maganda mag-exercise para lumambot konti yung mga ugat, maging mas resilient, parang mas baga sa goma, mas spring eh, mas maganda yung goma ng mga ugat kung nag-exercise ka. Pero kung may bara na yung puso, medyo hirap na sila mag-exercise, may ibang tip ako para sa kanila. So exercise, lakad, konting jogging kung kaya, linis sa bahay, mapawisan, maganda po to. At habang nag-exercise, kailangan sasabayan nyo ng maraming pag-inom ng tubig, mga 8 to 10 glasses bawat araw para hindi rin pwede dehydrated. Panglimang tip, ito po napakahalaga, babaguhin nyo yung kinakain nyo. Ha? Yan ang payo namin ni Doc Lisa. Kung ano yung kinakain nyo dati, malamang mali yun. Kaya nga nagbara yung ugat eh, mali yung kinakain eh. Ano yung papalitan natin? Siyempre, berdeng gulay ang number one. Green leafy vegetables, yan talaga pangalis ng bara. Mga kangkong, talbos ng kamote, malunggay, pechay, kung may pera, broccoli, cauliflower. Kahit anong gulay, napakaganda. Ha? Konting mantika lang ang luto. Bukod sa berdeng gulay, maganda rin yung mga orange or red colored, mga pitomake, carrots, kalabasa, kamatis, napaka-healthy po nito, mga antioxidants. Ang bawang po, may tulong din ha, alam niyo naman, bawang, di ba? Bawang, nakaka-relax ng ugat, nakababa ng cholesterol, ang bawang. Blood pressure, konti, baka makatulong, meron kasing allyl sulfides. Ito yung component sa bawang na nakakatulong konti. Pero yung bawang, hindi po pwede sunog na bawang. Pag sinunog nyo yung garlic, nawawala rin ng bisa. So, pag nagluto kayo ng gulay, haluan nyo ng bawang. Healthy po yan, ha? At luya, maganda rin. Ginger, luya, salabat. Ang luya kasi, meron siyang ginger rolls at shogols. Ito yung chemical component na kababa din konti ng cholesterol at antioxidant din. So,
Pag nagluto kayo, mas maraming bawang, mas maraming luya, inom rin maraming tubig para hindi sumakit ang tiyan, healthy. So, isda, gulay, bawang, luya, isda po, very healthy. Imbis na kumain ng baboy baka, yan ang pangbara ng ugat natin eh. Diba? Yung mga mantika, yan ang nagbabara, isda na lang. Pwede kumain ng taba ng isda, taba ng bangus. 2 to 3 times a week, pwede po kumain ng isda. Anong klaseng isda? Bangus, sardines, kung may pera, salmon. 2 to 3 times po, healthy. At isa pong nakababa ng cholesterol at iwas din ng pagbabara, yung pagkain po ng oatmeal. Ang oatmeal, meron siyang soluble fiber. Ang soluble fiber, nakakababa siya ng cholesterol. Mga 10% ang bababa niya. Kaya kung cholesterol niyo mataas, ibig sabihin, mamantika yung dugo, mabilis magbara, kain po tayo ng oatmeal. Anong iiwasan pagkain? Iiwasan natin yung mga, ito yung mga pagkain bawal na nakakabara. Like fast foods, di ba? Pwede kumain ng fast foods paminsan-minsan kung inihaw, pwede. Pero kung fried chicken lagi, konting iwas, puro prito, di ba? Pritong pagkain, mamantika, french fries, nakalubog sa mantika. Mga matatamis, hindi rin po maganda yung mga donut o yung mga kape na ang daming cream. Konting iwas din. Kasi kung matamis at mamantika, hindi maganda sa diabetes. Maalat ni maganda sa high blood. Pag nagtumaas ang diabetes at blood pressure nyo, magbabara din yung ugat natin. Ha? So, yung mantika, babawasan. Kahit anong mantika naman, pwede namang gamitin, pero mas konti lang ang gagamitin nyo. Kung pwede nga sa pagluto, pasingaw na lang or ihaw na lang. At syempre, magpapatingin tayo sa doktor kung malala na yung sakit, kasi meron tayong mga ibang gamot at ibang procedure na tinuturo yung doktor at ginagawa yung doktor kung talagang barado na. Merong mga angioplasty, tinatanggal yung bara, may mga operasyon. Pero itong tinuturo ko nga sa inyo, kung pwede nga, eh, hindi na tayo umabot doon. Pag kailangan nyo ng gamot sa high blood, may tulong po. Yung mga gamot sa high blood, kung talagang mataas na, nakakaganda yan ng mga ugat, nakakatulong din sa bara. Ang isang pampababa ng cholesterol, yung mga statins, yung mga atorvastatin, simvastatin, pwede po uminom ng mga statins kung mataas talaga ang cholesterol nyo. Tsaka, medyo mababang dose lang ang binibigay ko, hindi ko binibigay yung matataas na dose. May side effect ba to? Minsan may side effect, minsan wala, pero kung talagang may bara na yung ugat nyo, tingin ko makakatulong din sa tamang dosis. So, statin sa cholesterol, gamot sa high blood, okay rin to. Kung mataas blood pressure nyo, mga losartan, amlodipine, tuloy nyo lang po, nakakatulong yan. Sa gamot sa diabetes, mga gliclazide, metformin, or minsan insulin, may tulong din po makontrol to para hindi magbara. Ang pag-inom po ng aspirin yung pampalabnaw ng dugo, maganda po yan pangontra sa nagbabara. Ito po sa mga may sakit na. At syempre, pag late stage na yung angioplasty at operation. So, ang tips ko po sa mga meron ng may sakit sa puso, kailangan na uminom ng gamot. Pero kung wala pa kayong sakit, natatakot lang kayo na baka magkasakit kayo sa ibang araw, sundin na lang po ha? Yung healthy lifestyle, pagkain, at exercise. Okay naman, Doc Lisa. Meron pa akong added tip sa kanila na maganda eh. Meron pa ako isang secret tip na ituturo ko sa inyo. Palagay natin may bara na yung puso nyo. Barado na yung puso, barado na yung utak. May stroke na, baldado na, o medyo hirap na. Tapos, konting lakad nyo, paano nyo malalaman barado? Masakit na ang dibdib, hindi na makaakyat ng MRT, masakit na. O yung mga paa, tingnan nyo yung paa nyo, nangingitim. Pag yung kulay ng paa ay hindi na kulay ng balat, nangingitim, nagpatsi-patsi na parang gray, sabihin, kulang na yung daloy ng dugo, nagbabara na yun. Kaya nga nangingitim, baga sa puno, parang namamatay sa dulo. So, ano gagawin natin? Kung wala kayong pera sa yung gamot, kailangan inumin ha. Kahit generics, kailangan nyo inumin. Pero kung wala kayong pera pang opera, wala kayong pera pang angiogram, pang angioplasty, ang tips ko po ganito. Yung exercise nyo, hindi pwedeng sobrang exercise kasi pag ginaging nyo, may bara yung puso, eh baka ma-heart attack kayo. Hindi rin maganda. Hindi rin pwede walang exercise. So yung exercise nyo dapat,
araw-araw, pakonti-konti, hinay-hinay. Let's say, ang kaya nyo lakarin ay, kunwari, Doc Lisa, kaya nila lakarin mula dito hanggang ganyan, kalahating kilometro. O, sumasakit na. So, bawat araw, lalakad kayo ng mga kalahating kilometro, pag sumakit na yung dibdib, pahinga na. Relax. Pahinga. Tapos, kinabukasan, subok na naman. Lakad na naman tayo. Ang gusto kong lakad sa inyo, yung patag, diretso. Huwag masyado yung aakyat ng hagdan. Kasi pag aakyat ng hagdan, ang laking energy eh. Baka hindi makayanin ng puso. So, maglakad lang ng patag, maganda yung ganito, makulimlim, hindi mainit. At gawin nyo itong exercise every day pa konti-konti. Kalahating kilometro, isang kilometro. So, ang ibig ko sabihin, kahit barado yung puso, kahit may barado yung paa, every day in exercise mo, tapos padamihin mo na padamihin pa konti-konti. Parang ine-expand mo ulit yung puso mo eh. Yung baranga, may baranga pero parang niluluwag mo siya. So yun ang sikreto. Every day exercise pa konti-konti hanggang masana yung sa puso mo. At kahit may bara siya, kahit papano, luluwag po yun. Meron kaming alam mga cardiologists eh. Ito medyo malalim eh. Pero sa cardiologists, alam nila to yung collaterals. Ang collaterals, ibig sabihin, barado yung ugat mo, may apat na ugat sa puso, malaki, tatlo, apat, barado yon, pero pwede siyang magsanga. Pwede magsanga ng bagong ugat na pampabuhay. Paano magsasanga? Exercise. May gamot na nakakatulong, pero exercise pa rin. Basta parang pinipressure mo yung katawan mo unti-unti hanggang lumakas, nang lumakas, nang lumakas, parang nagtitraining ka. Ayan din ginagawa ko sa mga exercise, diba? Tinuturo ko sa inyo, everyday exercise para kahit papano, hindi lumiit ang muscle natin. So, aralin maigi itong video. Iwas sa bara. I-share po natin sa mga kamag-anak natin, yung mga naninigarilyo. Siyempre, di ba? Yung may high blood diabetes, hindi uminom ng gamot. At yung mga mali na kinakain. So, para at least mabago nila yung buhay nila. At humaba yung buhay nila ng 10, 20 years. At makasama po kayo. Okay? Sana nakatulong. At maganda po dito sa Davao. Very nice. Tuwan-tuwa po tayo. At marami pa tayo iikutin dito. God bless po. Andiyan lang si Doc Lisa. Siya kumukuha.